Mapiyang adumog. Bahad ni damag. Mabuting balita 1143 DZMR Missions Radio. Ang ating pong oras sa buong kapuluan ay 7:01. Isang magandang maaliwalas, maginaw-ginaw ng umaga sa ating pong lahat. Ngayon po ay araw ng Thursday, November 26, 2020. At tayo po ay nasa ating Thursday edition nga po ng ating Pulso, Kuru-Kuru at Balita. Isang tatlong minutong talakayan tungkol sa mga kasalukuyang mainit na usaping panlipunan, mga isyong pinahalagahan ng katuwiran at katotohanan, at kung saan ang inyong kaisipan at opinyon ay binibigyang halaga dito sa Pulso, Kuru-Kuru at Balita. At kami po ang inyong makakasama sa umagang ito sa ating Thursday edition. Yes, Nene Acalas, bumabati sa bayan ng Jones, Isabela. Gaya nga ng sabi mo, maaliwalas, pero may konting pag-ampon dito po sa ating bayan ng Jones, kasamang Ted. Alright, at Ted, dulahan naman po mula dito sa Sefton Village, Divisoria, Santiago City. At syempre, kasama natin ang ating techie, ating technical, si Kuya JM. Ayan. At syempre, hindi lamang po mga opinion, kundi maging inspirasyon ay amin pong iahatid sa inyo sa umagang ito. At syempre, ngayon ay, sabi mo kanina, November 26. At yan, syempre, meron po tayo mga kaibigan na nagmamay-ari, nagmamay-ari ng araw na ito dahil sa kanilang kaarawan. We sing happy birthday to you. And may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Alright, happy birthday. Happy birthday! Kay Maria Aurora Donais Magulyado. Ate Am, happy birthday. Nag-birthday din si Daniel Medina, si Flore Beltovias Agulan, si Asher Bimbo, si Noel Christian Bulusan Agustin, Dana Bodomo, aking neighbor, si Limuel Ron Manalo, si Elimar, ayan, Elimar, si Jocel de la Cruz Concepcion, happy birthday, Jocel, si Jeneline Franada Viloria Pablo, si Ate Precious Grospe, yan, birthday din niya, si Juvian Baluis, Juvian Mactol Bimbo, si Grace Bata, Daniel Bidina, Levelin Danzalan. Sunday. Ayan. Ang mga may, ang dami may birthday naman ngayon. November 26. Okay. Kasama namin, meron ka bang mag-birthday ngayon? Wala na. At bukas naman ang ating babatiin si Joel Balite, si Lori Salas, si Paso Arnel Canaveral, Mindawal si Dumaliw, at si Selena Isagira Sadul. Wow. Okay. Dahil wala tayong program sa Sabado, sama na natin mga mag-birthday ng Sabado. Batuin natin Estrella Balinbin, si Virgilio Barcelona, si Pastor, si Barcelona. Yeah, si Susan Pastrana, si Rufy Tolentino, si Dennis Zaragoza, si Stephanie Balbuena. Yan mga birthday ng Sabado. Sunday, Pastor, batiin nyo na rin. Yes, sa Sunday, November 29, si Berlin Manipol, Venus Batal, si Rochelle Sonio, at si Joel Bardahe. Yan. Yan yung mga may kaarawan kasamang Ted, no? Okay. So, ating prayer and declaration and wishes sa kanilang kaarawan, ang patuloy na kalakasan at kalusugan, ang kanilang blessing, prosperous blessings from God, with good health and protection from any harm and illness, and likewise, ang patuloy na provision sa kanilang pangailangan. Yun ang ating wishes and prayers sa kanila, at nawa nga ma-enjoy nila to the fullest ang kanilang araw na ito, November 20, whatever days hanggang ngayon, hanggang 29. Yan, prayer na rin natin yan sa kanila. Okay, so yan ang ilan sa ating mga kaisipan, ay ating mga pagbati sa ating mga kaibigan and mga na nagsa-celebrate ng ating mga ng kanila mga birthday within the week.
Okay. At well, may pahabol ah kasamang ano, kasamang Ted. Pinapa ano ah, pinapa bati ng ni Pastor Nori and Brother Raymond diyan sa Alfonso Lista, diyan sa Lamilangan, Alfonso Lista yung pugaw, no? Mm-hmm. Sabi niya, maday tayo ti Apo, good day Pastor, na yung baga bigat yung amin, dito septon. Pastor, kahit ko ba nakablaawan ti happy, happy birthday to anak minga ni Angel Grace Rosario and all AG members of Lamilangan, no? Diyan sa Alfonso Lista yung pugaw. Oh, yeah. Yeah. Salamat sa Lord sa mga birthdays, indeed. At ang ating pong topic ngayon ay isang medyo mainit, maginaw dahil taglamig. Pero magandang bagay na ating mapag-usapan, bahagi ng nangyayari sa ating lipunan at particularly dito sa Santiago City. Mamaya po ay makakausap natin ang barangay chairman ng Mabini, Barangay Mabini, Santiago City. At ating bibigyang pansin, ano bang nangyayari dito sa ating barangay, particularly sa mga nasalanta ng baha. Pero bago yan, Naku muna tayo sa ating... At ngayon, narito ang ating thought for today. Well, kasamang no, nais ko lamang ibahagi ang ilang talata sa aklat ni Apostol Pablo sa mga Korinto nga. Doon patungkol pa rin to sa pagtulong, no? Mm-hmm. Sabi nga niya sa 2 Corinthians 8, sinasabi kasi ni Apostol Pablo yung sabi niya sa talata 2, nakaranas sila ng matinding pagsubok, pero masayang-masaya pa rin sila at sobrang mapagbigay kahit gipit na gipit din sila. Okay. Sure, ako, na nagbigay sila sa abot ng makakaya nila. Actually, sobra pa sa kaya nila. Walang pumilit sa kanila na gawin yon. Uy, parang mga ano natin ngayon, mga kababayan natin, ang ating binasa sa banal na kasulatan na kasamang Ted, no? Na right. Kahit na naghihirap, kahit na kinakapos, ay hindi naging sagabal yung pagtulong sa mga kapwa-tao. And at yan ay nararanasan natin ngayon yan. That's right. Dahil nga sa nakitang pangailangan, nakikita nila ang kalagay ng mga mamamayan, hindi lamang dito sa Santiago City na ating mamamayan makikita ay maririnig, kundi sa buong Cagayan Valley na maraming apektuhan. And likewise sa NCR, sa Bicol Region na tinamaan ng bagyo, Raleigh at nitong si Ulysses. At napakaraming apektuhan nga. Tunay, napaganda ng binanggit, ano, yung nabasa kasama ni Emmy, na sa kabila ng kanilang kahirapan, eh, nagkaloob sila in spite of their need. Oh, beyond, ano, sa kabila ng kanilang pangangailangan, eh, nakatulong pa rin sila at nagbigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Yes. Alright. So, challenge din natin yan sa bawat isa na hindi dahil wala o hindi tayo mayaman, eh, hindi tayo pwedeng makapagbigay. We can give in our small little, in our little way kung ano man pwede nating maitulong sa mga nangangailangan. Alright. So, magandang umaga po muli sa ating lahat. At kung ating pong makakasama nga mamaya ang barangay chairman ng Mabini, Barangay Mabini, Santiago City. Atin siyang bibigyan ng pagkakataon o tanungin anong nangyayari sa kanyang barangay. Pero kung meron po kayo mga gusto pong magbigay ng inyong ayuda, mamayang hapon ako may pick upin sa Maranatha Baptist Church sa Liwayway, Difun Quirino. Tumawag sila kagabi at akin daw pick upin yung kanilang mga ayuda from friends abroad. Yan. At kung meron po kayong gustong magbigay ng ayuda, pwede po mag-text sa 0917-564-8388 or sa 0998-841-7832 or mag-comment kayo sa ating Facebook Live. Diyan. Yan. At pwede po ninyong banggitin ano mga gusto ninyong tulong na ibibigay sa ating mga kababayan. Alright. Okay. So tatawagan po natin si Barangay Chairman Aga Castillo at atin po siyang bibigyan ng info o ng tatanungin natin ano ba mga kailangan pa o ano mga pangyayaring naganap dito sa kanilang lugar nitong nakaraang araw. At yun. So ang atin pong
pag-uusapan. Ano nga ba? Kasi particularly, merong mga lugar dito sa Santiago City at maraming lugar dito. Parang nabanggit last time nung ating CDRRMO ay about seven barangays na apektuhan. And yun nga, mga ilang bahagi at yung number of people at kasamang naapektuhan yung dito sa Batal na barangay itong sa ano yun, housing St. James. Yeah, St. James subdivision na lumubog at marami sa ating mga kaibigan ang tinamaan. Okay, wala po ba? Hindi pa natin makontakt si okay, barangay chairman, si barangay chairman Aga Castillo. And yun nga, marami tayong mga naapektuhan ng mga kababayan. Yun nga yung mga ating bibigyan pansin ngayon. At tatarungin nga natin itong si Barangay Chairman Aga Castillo. Okay, kasamang Ted, no? While waiting sa ating guest ngayon, doon sa mga nagplaplano pa rin na magbibigay ng ayuda at hindi pa kayo nakakalikom o nakakabili ng ibibigay ninyo, ang isang maganda ay matanong ninyo yung target area ninyo kung ano talaga yung needs nila. Kasi like us, no, tinanong din namin yung pangangailangan ng mga taga-Dinadyawan dyan sa Dipakulaw, Aurora Province, dahil hindi naman baha ng dulot ng ano ng bagyo yung ulan kundi storm surge, yung daluyon, pero paano ang sumira sa mga kabahayan doon sa coastal. Okay. So in like manner nga po, maganda po kung gusto rin yung tumulong. Okay po, tama po yung binanggit ni kasamang Nemi para swak sa kanilang pangangailangan. Yeah. At although nabanggit kasi ng isa sa mga nasalanta ng baha, sabi niya ay yung mga iba ay nawala na, napaanod na ang kanilang mga plato, ang kanilang mga yung mga lutuan. So parang ano tawag ito, parang bagong pasok sa isang bahay ang pangailangan ng isang pamilya. Okay, so ang atin po kasing bibigyan pansin sa ating pakipag-usap kay Barangay Chairman Aga Castillo ay dito sa lugar sa may tabi ng tulay, sa Purok 2. Yan. Meron kasing grupo dyan ng mga Badyaw na nabanggit. Ayan, nandyan na si Sir Aga. Good morning po, Sir Aga. Hi, good morning po, sir. Yes, kasama natin dito si Pastor Nemi at ako po si Sir Ted, ako po si Ted na nandito apo ngayon sa Pulso Kurukulat Balita. At nais po namin kayong ma-interview para po sa mga nangyari o nangyayari pa dito sa Barangay Mabini. Sir, good morning po. Bati po kayo sa ating mga listeners dito sa DZMR. Isa pong mapagpalang umaga po sa lahat po ng nakikinig dito po sa DZMR. Lalo po kay Brother Ted at saka kay Pastor. Ngayon po ay aking mga kadaupang palad. Yes. Salamat po, Pastor. Ay, sorry. Mayroon na ba akong prophetic words, Barangay Chairman Aga Castillo? Kasi si Barangay Chairman ay member po ng ni Pastor Jesus Loves You. Yeah, sa Jesus Loves You Church diyan sa Mabini under kay Pastor Desiderio. Yan. Pastor Galion. Galion. And okay. Sir, kumusta po kayo ngayon? So far po, talagang na-stress po tayo dahil sa mga nangyaring dyan. Pagbaha rito, may COVID na, meron pang baha. Okay. So meantime, meron po bang sa inyo pong barangay ay mga affected ng COVID? At kung ilan po ang... Yung mga nakarampong buwan, meron po. Lalo na po yan sa may Seventh-day Adventist. Kasi kung mababalitaan nyo, napakarami mong naging positive dyan. Pero ngayon naman po,
eh, halos mga galing na po silang lahat. Wow, praise God. Good. So, so wala nang problema so far pagdating sa COVID? Medyo... wala na po. At, by the grace of our God, lahat naman po sila magaling na. Mm-hmm. Praise God indeed. Yun naman yung aking pinagpe-pray na sana naman ay matapos na po itong ano itong COVID-19 at wala na tayong problema. That's right. Makamove on tayo. Okay. Since maayos naman tayo pagdating sa COVID, pasok po tayo din sa nangyaring bahalang lately. At ilan pong lugar sa ating barangay or particularly kung ilang percent ang lumubog dito sa ating barangay sa Mabini? So sa aming estimate po siguro mga 70%. Hmm. Kasi almost 1,230 family. Wow. Yung mga affected yung baha na ito. Okay. So isa po kasi particularly anong purok po yung mga nabaha o binaha? Halos lahat po sa Pastor Brad na yung from Purok 1 to 7 binaha po kasi napapaligiran po kami ng ano ng ilog. Ilog, yeah. Mm-hmm. Okay. So, isa sa mga naging kapansin-pansin or maaaring hindi napansin ng iba bagamat iba man nakakita sa kanilang kalagayan, itong nung ako po dumaan kasi sa Maytulay last Thursday, hindi pa hubaha nung umaga pa, mga 6 o'clock, pero pagdating ng mga 11 or 1 o'clock sinara na po dahil lumubog na po yung sa may barangay sa may Purok, Purok 2 at kung nasaan yon doon yung komunidad ng mga Bajaw. Ilan po o kung meron pong information yung populasyon ng Bajaw diyan sa Purok 2? Meron po tayong 32 head of family head. Mm-hmm. Tapos mga 80 individuals. Kasama na po dyan yung matanda, bata, mga senior citizen. Almost lahat naman po sa nadala po natin sa evacuation center kaagad-agad. Okay. Isang kapansin-pansin po kasi itong presence ng mga Bajaw dito. Kung meron po ba kayong alam kung ilan o kailan sila napunta rito sa ating barangay? Almost a decade na po yan, Pastor Brad. Kasi ang trabaho nila rito, majority sa kanila, yung naglilimos. Mm-hmm. Pero some of them, may nagtitinda ng mga kung ano-ano, yung mga lalahas, ganun. Mm-hmm. Okay. So meron na rin ibang natutong maglalako o kumita. Okay. So sa kanila po naging kalagayan, medyo po hindi masyadong, kasi napunta ako doon last week, at hindi masyadong maayos ang kanilang kalagayan. Sino po yung mga tumutulong mga komunidad, sa komunidad ng mga Bajaw dito sa inyong puro? Meron po tayong LGU, NGO, mm-hmm. at saka religious groups. Mm-hmm. Nagpupunta riyan para tulungan at tingnan din po yung kanilang kalagayan. Okay. That's good. So mabuti naman at meron mga grupo na tumutulong. At ano naman po yung mga ayuda o nadala ng mga naibigay ng mga grupong ito sa kanila? Doon po sa LGU, meron po silang mga grocery items. Mm-hmm. Tapos yung sa health and sanitation nila, ini-educate sila para doon sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Mm-hmm. Inuturoan sila kung paano maging malinis sa katawan. Okay. Marami po, medical mission. Okay. Diyan din po namin na pinapapunta, lalo sa LGU. Mm-hmm. Kasi may mga outreach program naman po dyan. Hindi lang po NGO, yan, mga religious groups. Alos lahat po ng mga organization, sila po yung nakikita. Okay. Aha. Alright. Kasama, Nemi? Well, salamat, no, Kap, sa mga naunang pahayag ninyo patungo nga dito sa mga Bajaw, no? Sa mga hindi po nakakalaw, ito pinag-uusapan natin ngayon ay yung mga informal settler natin na nandun sa malapit sa ano Kalaw Bridge, no, Kapitan, no? Apo. At yun nga ay nadali nga ng pagtaas ng level ng tubig sa ilog na yan. Now, alam natin yan, talagang hindi maiwasan na from time to time ay pwedeng maulit-uli yung pagkalubog nila. Mayroon pong pinaplano ang ating pamahalaan, lalong-lalo na sa inyo, Kapitan, dyan sa Barangay Mabini, kung papano natin
ay hindi palaging pinoproblema natin pag malakas ang ulan. Doon po kasi sa kanilang kalagayan, talagang yun na po yung nakasanayan nila. Kasi kung makikita po natin na ang ganito mga indigenous people, gusto nila yung malapit sa may tubig. Pero kami naman po, inihikayat namin sila na umalis sa lugar na yan. Dahil alam naman po natin, pagka nagtaas ang tubig, ay talagang sila ang direct affected. Ng ganyang pagbaha. Okay. Well, magandang balita yan kung napagsasabihan din, and let's continue to pray na in the long run talaga ay they will medyo lumayo na sila sa tabing ilog o sa mga tubig, no? At tayo din po nagpapasalamat nga kahit na sila po ay mga sabi natin ay parang nandiyan sa kanilang katayuan ay hindi po nagsasawa ang ating pamahalaan, lalong-lalo na kayo pong nakakasakop, Kapitan. Opo, wala po tayong magawa dahil tao rin naman po sila na talagang kailangan nila rin ng kalima, ng pag-aaruga. Para yun naman po yung ating trabaho na yung ating mga kabaranggayan ay patuloy nating tulungan at kalingain. That's good. So Kapitan Castillo, Sir Aga. Yep. Sa mga kalagayan nila ngayon, ano pa kaya ang dapat nating maitulong dito sa ating mga kababayan na mga Badyaw para po sa maibsan naman ang kanilang mga paghihirap diyan sa kanilang kalagayan ngayon? Meron po kasi mga ibang organization, katulad ko po, nung ako po ay naupo bilang kapitan, ay nakita ko po yung kanilang sanitation, health sanitation, na talagang very poor. Kaya nga po nung ako ay nakaupo bilang kapitan, nagpagawa po tayo ng CR, at nang sa ganun ay naging maayos at in-educate din po natin sila sa tamang hygiene, yung paggamit ng sabon, ng toothbrush, ng toothpaste. Tapos ngayon po, meron tayong isang mga kapatiran na nagbigay po ng dalawang sets ng ng poso. Wow. Kaya yun nga, yung sa pamamagitan ni Pastor De Tacolies na siyang nag-connect sa atin. Ngayon naman po ay nakatayo na po yung isa at functional na po. Ganun din na hihikayat din namin silang mag-aral, lalo mga kabataan, mga bata. Nang sa ganun ay matuto naman po silang kahit na dumasa man lang o magbasa, magsulat. Nang sa ganun, madagdagan po yung kanyang kaalaman sa ating lipunan. Okay. Napaganda po ng mga naibigay na ayuda at sa mga kailangan na yan. Salamat nga sa grupo ni Pastor Deo Secolies sa kanilang ginagawa. Nakita ko yung kanyang mga post sa Facebook, ang pagtulong nila, pagpapakain, ang feeding program at saka yan, pagbigay ng poso mula sa puso. Yan. At napakaganda ng kanilang programa. At we're looking forward na makasama namin po kayo sa iba pang programang pagtulong sa kanila. Dahil nakita nga namin yung mga kahirapan na kanilang nararanasan at yung nabanggit natin na mabigyan sila ng pagkakataong mapag-aral. Dahil merong ibang komunidad, mayroon ng project na nakagawa at nakatulong na sa ganitong programa ng pagtulong sa mga Badyaw na mabigyan man lang sila ng mga pangalan nila. Hindi sabihin wala silang pangalan, kundi ma-irehistro man lang po sila bilang mga mamamayan at ma-acknowledge. Maisama man lang sa census na ito ay mga regular o mga tao na meron ng registered certificate. Yan. So we're looking forward na makipag-partner po kami with you and the local civil registrar para maidokumento po itong mga taong ito. And matulungan sa mga iba pang kaparaanan para yung mga walang hindi marunong maglako, maturuan naman kung anong skills na pwede nilang mapag-aralan. Yes. Na ikabubuhay nila. Now, yes. Kap, isa pang katanungan mula sa akin. No? So,
As of now, okay na po yung kalagaan nila in terms of level ng tubig at yung kanilang mga tahanan ay the way you look at it ay okay naman. At kung sakasakali mayroon pang gustong tumulong, ano kaya pa ang pwede nilang ano talaga para suwak na suwak sa pangangailangan ng ating mga kababayan dyan? Sa kanila po, ang kailangan talaga lang nila ng ano, ng ma-educate po. Kasi hindi naman po panghabang panahon na sila o namamalimos dito sa ating siyudad, sa ating barangay. So siguro ang ating pang ma-apply na po, maturoan po sila kung paano maghanap buhay. Tulad po ng mga sa livelihood, pwede natin silang maturoan kung anong paggawa ng mga pwede nang ibenta, halimbawa yung sa basahan. Kung ano man po yung pwede may turong ng Tesla. Isikapin po namin na sila po ay mahikayat na mag-aral po. That's nice. Okay. So maraming salamat sa kaisipan niyan at isang para po sa mga hindi nakakaalam kung ano pong itsura ng mga bahay ng mga Badjaw dito, ang kanila pong mga bahay. Dahil sila po ay dati nakatira sa Tabindagat, sa Zamboanga, sa Sulu, at matataas po ang kanilang mga bahay. Mga naka-raise po siya mula sa tubig, sa kahit na wala akong tubig, mataas pa rin ho ang kanilang mga bahay. Lampas tao, almost 5-6 feet ang taas ng kanilang mga bahay. At pantay-pantay po yun para kasi pagdating ng mga bagay na tag-ulan or tag-baha, eh hindi sila abutin. Pero kahit wala sila sa lugar ng mga bahain, eh mataas pa rin ang kanilang mga bahay. At yun nga po, ang ilan sa mga nakita natin doon. At dikit-dikit po yung mga bahay nila. At ang kanilang po mga bahay ay gawa lamang sa lona o sa tolda. Yan. At doon sila nakatira sa may tabing ilog. Kung inyo pong mapapansin yan, may ilog dito sa may Calao Bridge. At yung papasok naman mula dito sa rotonda, papasok bago umabot ng Mango Suites. Eh, nandiyan po sa may kaliwa, yung huling kanto po na papasok, nandun po yung kanilang lugar. Sila po yung natatakpan ng mga puno ng mga kawayan at mga ilang puno dyan. So, yan po ang lugar ng ating mga Badjaw. Kung gusto po ninyo makita ang kanilang kalalagayan at gusto po ninyo tumulong, pwede po kayong sumaglit doon. Or, ipaalam po ninyo kay Kapitan. Para naman po, masamahan kayo sa mga gusto ninyong itulong sa kanila. Yan. At, mabuti naman at naisipan nila Kapitan ng mga ganyang bagay na matulungan itong ating mga kababayang mga Badjaw. Yes, Sir Kapitan, Sir Aga, ano po yung inyong mga last words sa ating pong mga listeners in relation po sa kanilang kalagayan or sa mga iba pa nating kasamang sinalanta ng baha? Sa akin ng pong mga sa ating pong mga tagapakinig, kung meron man pong may mabubuting puso na handang tumulong sa ating mga kaibigan na Badjaw, ay magpunta lang po sa barangay. Anong sa ganun ay ma-assist po namin kayo at masecured naman po yung inyong kalagayan pagpunta dyan sa Badjaw. Although sila naman po ay mga peaceful na tao. Right. Pero kailangan din po nating sumunod din sa health protocol. Saka yung mga social distancing kasi hindi pa rin tayo ligtas sa COVID. That's right. Kailangan po, maraming salamat din po sa pagbibigay ng panahon upang makapagsalita po sa ating pong registration. Yes. Kasama po si Pastor Ted at si Pastor para nang sa ganun ay mapabuti po natin yung kalagayan nila. Okay. Thank you so much. Thank you so much po, Pastor. Yes. Ay, naku, Pastor na naman. Malapit na talaga. Ang ating kapatid na Aga Castillo, ang barangay chairman ng Barangay Mabini, Santiago City. Thank you so much. Magpalain po kayo at ang pag-iingat ng Panginoon ang sumayin niyo. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Okay. Yeah. Ang ating barangay chairman. Well, sa hindi nakakaalam kasamang Ted, ang Barangay Mabini, dyan matatagpuan yung ano, Seventh-day Adventist Hospital o dating Sanitarium. Diyan din yung Robinson at NFA. Nandiyan yung mga ano. So at least yung pinaka-rotonda ng Mabini, kasama, ayan po yung sakop po ng Barangay Mabini. Yes, hanggang sa may tulay, dalawang tulay. Yan, sakop yan, ng dalawang, hanggang sa may ilog ng dalawang tulay. Alright, so yan po. At kung mga meron pong gustong magbigay ng tulong, hindi lamang po sa kanila,
eh pwede po kayong makipag-ugnayan dito rin sa ating himpilan kung ano po yung nais nyong itulong sa kanila. Dahil ilan sa mga pangangailangan nila ay ayon sa mga nabanggit, chinelas po, marami pong mga bata na kayapak lamang. At sabi nga ni Pastor Deo ay maghahanap siya at magkukunin ng sukat ng mga batang ito. And maging kulambo, mats, yan po ang ating mga blankets ang ating pong ibibigay dyan sa mga nasa lugar na yan, sa mga kababayan natin, mga badyang. Okay, so ilang overtime na tayo. Tayo nagpapasalamat. And siguro hilingin natin si Pastor Nemi for a minute prayer para po sa mga kababayan natin, mga Badyaw, and the rest ng mga kababayan nating nasalantan ng baha dito sa Santiago City and the rest of the... Let's pray. Manalangin tayo. Minsan pa, dakilang ang mga kami po ilumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba sa aming mga puso. Muli naming idinudulog ang aming lambak ng kagayan sa patuloy na pag-ahon at pagbubuti ng kalagayan ng aming kababayan, lalong-lalo na yung mga nasalanta. Right now, Lord, particularly na aming pong tinataas ang community ng mga Badyaw na mga informal settler, hindi lamang po sa mga sa lungsod ng Santiago, maging sa ibang bayan na kung saan meron po mga Badyaw. We just pray, Lord, na magkaroon sila ng positive changes sa kanilang pamumuhay. At hindi na po sila patuloy na mamumuhay ng ganun, kundi they will accept, tatanggapin nila yung pagbabago at kailangan nilang matuto ng ibang kaparaanan para sila po ay makakita ng kanilang ikabubuhay. Salamat po muli sa mga nag-aabot ng tulong sa kanila. Mm-hmm. Ang aking dalangin, O Diyos, ay sila ay pangunahan mo para ang kanilang pagtulong ay hindi lamang sa physical o yung pang-araw-araw na pangailangan, kundi higit sa lahat, O Diyos, lalong-lalo na ang mga religious group na pumupunta at nakakasalamuhan nila ay mabuksan ang kanilang spiritual na pamumuhay at mabago, sapagkat walang ibang magbabago sa amin kundi ikaw lamang, Panginoong Diyos. Again, salamat po sa iyong patuloy na pagpapala, at dahil nga po pinagpapala mo ang mga iba na mayroon silang pasanin, mayroon silang pagmamalasakit sa mga kababayan namin na nasa kahirapan. At patuloy mong pagpalain sila at nawa lumawak pa ang kanilang ginagawang pagtulong. And again, Father God, salamat din po sa mga natutulungan, at hindi po ganun na lamang, kundi sila din po ay makakaahon sa kanilang kalagayan. Thank you so much, Father God, that in spite of their situation, ang iyong proteksyon ang kailangan po nila para hindi sila magkasakit, at kung ano man ang dapat nilang gawin, ay ikaw pa rin ang siyang mag-guide sa kanila. Lord, hindi lamang po mga Badya, kundi pati na rin yung mga iba na nasalanta at kasalukuyan pong nahihirapan sa kanilang pamumuhay ngayon. Salamat po, sapagkat ikaw ang siyang nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kapayapaan, kalusugan at proteksyon. Salamat po, Panginoon, sa paggamit po ng 1143 DCMR para maipapatid po namin ang iyong pag-ibig sa lahat ng mga sangkatauhan na nakikinig sa ating himpilan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, nice lang natin batiin yung grupo ng Jesus is Lord, Jesus Lord Almighty Church, at ang Global Mission Outreach na nagpunta ng Tugigaraw City ngay kagabi. At naroon sila para po magbigay ng ayuda rin sa ating mga kababayan sa Tugigaraw City, particularly din sa may Alam Street. Yan, sa may city ng Tugigaraw and other areas kung saan matutulungan yung ating mga kababayan na nandyan sa Tugigaraw. Alright, mula po dito sa Sefton Village, Divisoria, Santiago City, nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pag-antabay sa ating programa. Mula dito, Ted Dolohan at si kasamang JM. At Nene Canas po, mula sa bayan ng Diyos, nagsasabing good day, God bless po sa bawat isa. Inyong napakinggan ang Pulso, Kuro-Kuro at Balita. Ugaliing makinig Lunes hanggang Biyernes dito sa 1143 DZMR Missions Radio.